magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mabuksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala, patawarin yarin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipinalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan. At upang kami maipagsanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian, at akong Panginoon ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawala ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang moog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay. Ni gagawa o manghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin.
Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan. Pagkat may tiwala sa'yo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak. Sapagkat sa iyo, ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako. Ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi. Nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo siya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga pareseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa ating mga pagbasa, maganda ho sa pagninilay natin.
ay una humapansin na sinasabi po sa atin ng propeta Isaías na sinasabi ho ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pangaalipin at pagsuway sa akin at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay papakainin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay tila liwanag sa ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Maganda pong paanyaya sa atin, lalong-lalo na po sa panahong ito ng Kwaresma, ang pagbabalik loob sa Diyos. Pagsunod natin sa Kanya. At hindi lamang po ito, no, tuwing panahon lamang ng Kwaresma natin gagawin. Pero tignan natin po ang panahon ng Kwaresma bilang day one ng ating pagpapasya ng pagbabagong buhay natin at paglago natin sa pananampalataya. Hindi lang po tayo magiging mabait kasi Kwaresma. Pero sana Kwaresma ang simula ng pagbabago natin ng buhay natin. Merong mangyayaring conversion of heart. At ang conversion of heart ay hindi ho seasonal. The conversion of heart is a lifelong process. Patuloy tayong lumalago at nagbabagong buhay. Patuloy tayong nagnanais na makinig sa salita ng Diyos. Hinahayaan natin na yung salita ng Diyos ang humubog sa ating puso. Hindi kung ano-anong boses ang naririnig natin na nagsasabing, pare-pareho lang yan. Dito ka na lang makinig sa akin. Ayun ho yung ganon tinig, kung maalala ho natin sa Genesis, ay ang tinig ng manloloko, ang ahas na sinilo si Adan at Eva. Ngayon ho, hindi na ho natin tayo natawag na manloloko. May bago na ho tayong tawag. Alam niyo ano? Mambubudol. Pero sa atin bilang Kristiyano, pinagpapasya tayo na magsisikap tayo sa araw, simula sa panahong ito ng pagbabago ng ating puso. Not only for this season, kundi sa ating buhay Kristiyano. At magandang paalala sa atin ng ating unang pagbasa at ganun din ho ng Ebanghelyo na ang Panginoong Hesus ay inaanyayahan tayong lumapit sa Kanya. Sa totoo'y tinatawag niya tayo. Ang mga Pariseo medyo umiling. Bakit kasama ni Hesus ang tila makasalanan kung tawagin nila? Ang mga publikano, ang mga maniningil ng buwis na binansagan nilang mga makasalanan. Pero si Hesus, hindi siya tungkol sa, oh, kami-kami lang, ha? Kayo-kayo lang, ha? Kasi kayo mababait sa mata ko. Pero si Hesus ay sinubukan ho at sa kanyang misyon ay yakapin ang lahat. Yakapin ang lahat kahit ang mga tila'y sinasabi lang makasalanan at isinasantabi ng lipunan. Niyayakap niya ho lahat. At lalong-lalo na ang mga taong nakapaligid sa kanya ay may kanya-kanya ring kahinaan. Kaya magandang paalala sa atin, ang Panginoong Hesus ay iniimbitahan tayo na makisalo sa Kanya, na lumapit sa Kanya. At tayo rin bilang Kristiyano, pag lumalapit tayo sa Panginoon, ay kailangang hinahanda din natin ang ating sarili. Ang imbitasyon ng Diyos ay nariyan. Ang tanong ay, tutugon ka ba? Si Levi sa ating unang pagbasa ay sa ating Ebanghelyo, nung narinig ang tawag ni Hesus sa kanya na sumunod ka sa akin, ang una niyang ginawa, tumayo, iniwan ang kanyang gawain. Tayo kaya,
Pag sinabi ni Jesus sa iyo ngayon, sumunod ka sa akin, ano ang gagawin mo? Tatayo ka rin ba? Susunod sa Kanya? Iiwan ang dating pamumuhay? O magdadahilan, Lord, saka na, di pa ako ready. Lord, saka na, kasi ganyan. Ang daming dahilan. Sa totoo lang ho yung maraming dahilan, isa lang ho ibig sabihin nun, ayaw. Pero kung ang tao ay bukas loob na sumunod sa Kanya, isang bukas loob na handang sumunod sa mahal na pong Jesus Nazareno, isang tawag lang niya sa atin, tumatayo na tayo at sumusunod sa Kanya. At sana ho ito ay ang imbitasyon sa ating lahat. Ang panong ito ng Kwaresma ay paanyaya sa iyo ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Talikuran muna ang kasalanan mo at dating pamumuhay. Sumunod ka at maging bagong likha. Sumunod ka na ang dati mong pangit na gawain ay talikuran mo na. Matutong maging mapagmalasakit sa kapwa. Learn to practice charity begins at home. At kung ganun ang iyong gagawin, sabi nga ho ng Panginoon kay Propeta Isaías, ang tila'y iyong kadiliman ay magbabago at magiging liwanag na singtindi ng tanghali. Nagliliwanag ang iyong kabutihan. Nagliliwanag sa iyo ang kabutihan ng Diyos. Kung magpapasya ka ngayon, tumayo at sumunod sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. At kasama rin doon ay ang pagpapasya na tumalikod sa mga pangit na gawain, sa mga kasalanan natin, at pagpapasya na lumago kasama si Jesus. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumating si Jesus upang iligtas ang mga makasalanan. Buong kababa ang loob sa pagtugon sa Kanyang tawag. Ilapit natin sa Ama ang ating mga panalangin, ang ating itugon. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang simbahan, naway maituring bilang isang tahanan nang nagpapagaling para sa mga mahihina at makasalanan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, naway mamayani ang kapayapaan sa bawat bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng habag na ipinakikita nila sa isa't isa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa ating bansa, naway maghari ang pagkakaisa, bunga ng paggalang ng mga mamamayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa lugar ng ating hanap buhay at maging sa ating mga pamilya, naway hindi tayo manguna sa pagpamimintas sa ating mga kasama. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ama, sa panahong ito ng Kwaresma, bagamat hangad namin maging matuwid, nawa ay iadya mo kami sa pagiging labis sa mapagmatawid. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang paghahain ito ng iyong pakikipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban, na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kami mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Para sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na piging, ay makapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin at maitaguyod nawa kami nito hanggang aming sapitin ang iyong maligayang piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw lamang ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Yeso Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.